kasamaan, nandito na naman po si Juan Masipag upang magbahagi ng isa na namang kaalaman kung paano alisin at palitan ang engel bulb na naputol. Para sa kaalaman ng lahat, ang engel bulb ay isang oval-handed bulb na kadalasan ay makikita sa gilid ng toilet bowl at siyang nagsusupply ng tubig sa toilet tank. Ay pinaplas natin sa toilet bowl. At kung minsan makikita natin sa gilid ng lavatory, sa ilalim ng kitchen sink. Bakit nga ba napuputol ito? Kung ang ginamit yung engel bulb ay gawa sa zinc metal na lumulutong sa tagal ng panahon, bakit nga ba pinipili itong ikabit? Dahil ito ay mas mura ang halaga kaysa sa engel bulb na gawa sa stainless steel. Para sa akin ay pinapayo ko sa inyo na stainless steel na engel bulb ang gamitin nyo dahil ito ay mas matibay kaysa sa engel bulb na gawa sa zinc. Ngayon ay simulan na po nating gawin ang naputol na engel bulb at palitan ng stainless steel na engel bulb. Ito po ang engel bulb na gawa sa zinc metal na lumulutong sa tagal ng panahon. Ito po ay mas pinipiling bilhin dahil mas mura po ito at hindi alam ng iba na hindi ito stainless steel. Mukha lang stainless steel pagbago. Ang una po nating gagawin ay isarado ang main bulb na nagsusupply sa kwartong ito upang tanggalin ang naputol na piraso ng engel bulb. Papatayin po natin ang main bulb. Patayin po natin ang main bulb. Ito po ang main bulb ng room 208. Mga kabayan, napatay na po natin ang supply ng tubig. Akyat na po tayo uli. Yan po ang problema. Naputol po. Dahil ito po ay gawa sa zinc, hindi stainless. Mas mura po kasi ang zinc kaysa sa stainless. At ang zinc ay mukhang stainless kapag bago. Pero pag tumagal, dahil sa corrosion, ay rumurupok ito at nagiging malutong. Ang problema po natin ngayon ay paano tatanggalin ang natirang bahagi ng engel bulb na ito dito. Yun po ang masalimuot na ating gagawin dahil kailangan po natin tanggalin ito. Tanggalin po natin ito para po matanggal natin yun nandoon. Ngayon po ay sisisili na po natin. Tatanggalin po natin ito. Ito na naman ang isang maling pamamaraan po natin sa pagkakabit ng pedestal lavatory na dapat ay silikon ang gamitin at hindi semento upang madaling mapalitan ang engel bulb o pit wrap kapag nasira ito. Dahil sa ganitong pamamaraan, ng pagkakabit ay pwedeng mabasag ito kapag tinatanggal mo ang parang pinakapaa ng pedestal lavatory. Ngayon po ay paghiwalayin po natin ang sirang engel bulb sa flexible hose. Tingnan nyo mga kabayan, naputol na naman. Marupok talaga ang engel bulb na gawa sa zinc metal. Walang tiwi na maaasahan. Di tulad ng engel bulb na gawa sa stainless steel na matigas at di kinakalawang. Tanggal na. Tatanggalin natin ang nasa loob. Gagamit tayo ng lagaring bahay. Nasugat po tayo mga kabayan sa pagtatanggal ng engel bulb. Kung minsan, kahit na nag-iingat pa tayo,
hindi talaga maiwasang hindi ka masugatan. Tulad ng puso mo, na kahit papakamahalin mo pa, ay hindi maiwasang magsanga ang inyong landas. What? Bro, what are you talking about, man? Ito po ay isa sa mga paraan upang matanggal ang naputol na bahagi ng engel valve. Lagariin po natin ng apat na parte ang naiwang bahagi ng engel valve. Ang isusunod po natin ay sisinsilin po natin sa pamamagitan ng screwdriver at martilyo. Dahil po sa paglagari po natin sa engine valve na naputol, ay madudurog po ito kapag sininsil natin at madali po nating maalis ang natirang engel valve na naputol. Kailangan lang po ng konting tiyaga at konting pasensya sa trabahong ito. Dahil kung mainipin ka at mainitin ang ulo, ay di na babagay ang trabahong ito. Unti-unti na pong natatanggal, yun. Subukan na po natin ipasok ang engel valve. Ito po ay stainless. Upang makatiyak po tayo na hindi na mapuputol ang engel valve. Subukan po natin ipasok upang maalis ang mga natitirang bahagi na nadurog ng sink na engel valve. Ngayon po ay naipasok na po natin at naalis na po ang natitirang bahagi na naputol na engel valve. Ngayon po mga kabayan, ay pwede na po natin ikabit ang bagong engel valve. Lagyan po natin ang Teflon.
Before, sir, subukin na po natin. Buksan ang tubig. Palitan na po natin. Ngayon po, isisindihan na po natin. Buksan natin ang buksan. Mga kabayan, subukan po natin buksan yung faucet. Okay na po ang tubig. Mga kabayan, patayin na po natin ang faucet. Okay na po. Ngayon po, at babalik na po natin po. Isa na naman pong trabaho ang natapos ni Juan Masipag. Salamat sa Diyos. Hanggang sa muli. Bye-bye!